Voilà. So, kami. Papaakan ko ani na nabuong na. Papaakan ko ani ay. Okay, ayan guys. Namili na ako ng ano, ng kakailanganin ko. Konti lang naman yung binili ko kasi hindi, meron naman ako sa bahay. May natira pa na. Good morning guys! Kagigising ko lang. Gising ako kasi umiiyak na yung anak ko. Nagigising na siya. Naaawa ako kasi medyo may lagnat siya kagabi. Hindi naman siya ganun kataas pero hindi siya makatulog ng maayos. See? I'm back guys! Kaliligo ko lang. Ngayon magbibihis ako, magpre-prepare ako. Kailangan ko rin i-prepare yung anak ko. Lalabas kami. Bibili, mag-grocery kami. So, kailangan ko siyang kasi mamaya na siguro kasi pag nagising ulit kasi parang tulog siya. So, mamaya huwag tayong maingay. Hinaan natin yung TV kasi natutulog yung Junakis ko. Oo. Mukha untaog. Kuan, lobster unya kay lami ikaon og lobster. Magama kog akong sauce. Kagawa ko ng sarili kong sauce din mamaya. Okay now guys, magpe-prepare ako ng dadalhin ko yung bago. Ayan, nagising na ang anak ko. So, prepare lang natin yung ganun talaga pag may baby ka lumabas. Dami-dami mong ang daming orasyon na dapat gawin bago kang ayun guys, tapos nang magbihis yung anak ko, nagiging robot na naman ang anak ko. Every time nalalabas kami, ganito yung setup. Robot-robot yung dating natin. Kasi malamig dito sa Canada guys, so tayo, nakakahiya naman kasi sa weather nila, so kami ang mag-a-adjust. Nakakahiya eh. Kami ang mag-a-adjust ng anak ko sa weather nila dito. Hindi naman tayo pwedeng lalabas lang ng naka-t-shirt anak, no? Kasi sobrang lamig, no? So, guys, eto, habang nandito siya sa car seat niya, ibabuckle ko siya mamaya. Magpre-prepare muna ako ng ano, ng bibit-bitin ko. Gatas niya, yung tubig niya, yung mga lampin niya. Okay. Give me a second. Ayan na, ready na kami. Nandito na rin yung ano, yung gatas niya, tsaka tubig niya. Yung diaper niya, tsaka extrang damit, and etc. So, ready na kaming lumabas. Ready na kaming lumabas. Ibabakal ko siya mamaya. Wait lang. Ang lamig sa labas guys. Nag-stop muna ako kasi nagpagas ako. Nabusa na pala ako ng gas. Ano ba yan? Ang dami ko namang... Teka, alin ba yung gagamitin ko mamaya? Ito na lang ilabas natin ito. Ito yung gagamitin ko mamaya. Nakapalimutan ko pala. Oo, yun tayo sa ano. Turn right onto Kearney Lake Road. Yan na, nag-iingay na naman yung best friend ko dyan, oh. Payan. Mahit mahirap ang buhay, guys. Kembot lang. Ganun talaga para makasurvive. Oh, my. Take the next right onto Kearney Lake Road. Oo na, ito na. Turn right tayo. In 500 meters, turn left onto Nova Scotia Trunk 2 North. Destination is on the right. Ayun na. Teka lang. Ay, dapat pala doon ako nag-park. Ay, ang pang na.
sumaibot. Ang sumaibot, sumaibot. Ah, pwede naman pala dito. Ano ba yan? Nandito na pala. Pwede pala dito, guys. Sana nga pwede. Kailangan. Okay, ayan, guys. Namili na ako ng ano, ng kakailanganin ko. Konti lang naman yung binili ko kasi di, meron naman ako sa bahay. May natira pa naman ako. Bumili lang ako na nol yung lime at saka yung ginger at saka. Okay, what we have to do, we're gonna clean this one first. And after that, all we have to do is we're gonna boil this with either Sprite or beer. That is very, that's the best way how you cook this one. And after that, I'm gonna make, after boiling this one, I'm gonna make my own. Oh my god. Hi! Piteo, piteo, piteo! Ayun. I'm gonna make my own sauce for this. So, later. Ayan guys, ilagay natin yung ating crabs. Yung ating lobster. Sana magkasya to. Ayoko nang gamitin yung malaki guys kasi baka sobrang laki na na nun. Ayan na, pumasok ka dyan. Mahin natin ito. Sarap nito guys.
Busog na ako, guys. Hindi ko na siya kayang ubusin. Hindi na kaya ng powers ko. Tulog pa yung anak ko. Mamaya. Baka mamayang gabi, kakainin natin ulit yun. Pero hindi ko na talaga kaya. Busog na ako. Hindi na kaya ng powers.